perception lang daw, okay? Perception lang, nasa tingin niya, nag-assume lang siya, oh, yung mga asumero. Taas-taas ang mga kamay ng asumero. Ay, nasa kabilang ano na pala kanto. Nasa kabilang bakod na pala yung mga asumero. Oh, yung mga asumero. So, in-assume ni Yusek na gusto lang ni PBBM, okay? So, ito naman. Ito na yung mga oposisyon. Alam mo na, pag may oposisyon, naghahanap ng mali yan. O, oh, ito si Pimentel at saka si Ontiveros. Ang hinahanapan na ngayon ng sisi si Rodriguez. O, tingnan nyo. Ang ibang senador naman, lalong nahiwagaan sa naging papel ni Executive Secretary Vic Rodriguez na no-show sa pagdinig. What happened on the sidelines? Why send signals na pabor sa importasyon, hindi nag-object, tapos babawiin pala? What is the ES hiding? Oh. Who is feeding? Kita mo? Ang nag-assume si Yusek. Tapos biglang ang dating, ano ba tinatago ni ES? Porket wala siya dyan. Eh, may cabinet meeting eh. Ano gagawin nyo? Uunahin pa kayo. May cabinet meeting nga. Napaka-importante ng executive secretary si cabinet meeting. Hindi lang siya secretary ha. Si Pangulong Duterte nga nagagalit pag pinapatawag yung mga secretary niya eh. Bakit? Mas importante na andun sa cabinet meeting eh. Tapos kayo, gusto nyo yung ES pupunta dyan? E kita nyo may cabinet meeting, ano gusto nyo gawin? Unahin pa kayo, unahin pa yung pang-uusig mo, Ontiveros. Ito si Ontiveros talaga, may ano sa kukote. Porque alam mo, masyado mong pinapapilan yung oposisyon. Feel na feel mo talaga, ay, oposisyon ako, kailangan kong kumontra. Mas importante pa ho ang cabinet meeting. Mas maganda nga doon kasi doon talaga ang aksyon. Diyan, inaalam lang. At saka ang tagal-tagal na ng issue na yan. Paulit-ulit na lang. Eto ah, inamin na nga nung mama na in-assume lang niya. Inamin na nung mama na hindi naman umaprove. Oh, inamin na nga nung mama na hindi sinagot ni ES at ng presidente yung text niya, pero in-assume na lang niya at pinirmahan niya. Inamin na nga nung mama, ano pang hinahabol mo kay ES? Type na type mo si ES. Para kasi ano, yung isang vlogger dyan. Ano ba meron? Bakit? Meron ba kayong kasunduan? Hindi, nagtatanong lang. Being the president or Malacanang, wrong information. Is the president caught in the crosshairs of opposing camps? Halatang ito si ano, kita mo may binabase. Alam mong talagang anon siya eh. Even before magkaroon ng hearing, meron na siyang gustong palabasin. Obvious ka, Ontiveros? Obvious ka? Ha, Senator Ontiveros? Kasama ka ba doon sa grupong gusto magpabagsak kay Rodriguez? Kasama ka ba doon? May kasunduan ba kayo dyan? Bakit parang gigil na gigil ka kay Rodriguez? It's either baka may kasunduan kayo o kursunada mo si Rodriguez. Ang linaw na, di ba? Eto ha, sorry, pasensya na ho ha. Pero bobo na lang ho ang hindi makaintindi sa kung anong nangyari dyan sa Sugar. Ipinaliwanag na ho yan. Pinaliwanag na nang gusto kung ano nangyari dyan sa Sugar. Ayan na, sinabi na nga niya, in-assume lang niya, nagkamali na siya eh. Ayan na nga ho. Tapos, nung sinita siya ni PBBM, sinabi niya, kaya nga siya nag-resign. Anak naman ng wedding to si Ontiveros. So, binabasa pa talaga, halatang prepared, hindi nakikinig.